Hello, hello guys. Welcome nga pala dito sa night market. I'm with my wifey and my cousin. Tell me something about Alariga. Kumusta naman yung ano mo experience dito sa Alariga? Ano, English ba or Tagalog? It's okay. Try mo mag-English-English dun sa desert safari. Interview again dito sa ano? Well, sa night market. It's okay to talk in English, but if would you prefer to speak Tagalog, well, that is fine for us. Tell me, how's your experience in Alariga? Hi! Yeah, Alariga is so nice. Kaso maraming tukso, alam mo yun, maraming tukso, maraming magandang bilihin at murang bilihin dito sa Alariga. Maraming ukay-ukay. Mura lang, maraming iba't ibang pagkain, may pikula ng pagkain, Ilocana, Bacolod, kung ano-ano na pagkain na galing sa Pilipinas. So, dito kami ngayon sa night market with Ate Lia and Cousin Aaron. So, dahil rest day ko, siyempre, kailangan natin mag-unwind-unwind dahil kapagod din sa trabaho. So, ito lang din ang libangan ng mga OFW dito sa night market. Kumain, relax. Hindi ka rin ma-homesick masyado dito kasi nandito na lahat, almost lahat, dito na yung mga pagkain na galing sa Pilipinas. So, yun lang. Abangan ng aming vlog. So, kamusta naman yung mga transportation? Kamusta naman yung mga pagpunta mo sa ibang lugar? How's your experience na-experience mo yung pagpunta mo ng desert safari? Yeah, about sa transportation naman, no? Dito sa Dubai, napaka very accessible ang ating metro station dito sa Dubai. So, kahit nasa malayo ka, madali ka lang puntahan dito, no? Dahil sa metro station, ilang minuto lang, nandun ka na sa pupuntahan mo kahit sobrang malayo siya. Very accessible ang metro station dito, no? Hindi talaga nakakahagard, di kagaya sa Pilipinas. Hindi ka ma-hassle sa pag-travel, papunta sa isang lugar. So, hindi ko na-expect na ganito gaganda dito sa Dubai. Sobrang ganda. Sa desert safari, ayun, unforgettable moment ko sa desert safari, no? Sobrang ganda sa desierto. Kasi bigla akong na-stress, alam niyo yun? Alam niyo kung bakit? Bigla akong na-stress. Kasi biglaang interview doon ng KTN News. So, ayun, tinanong lang naman ako kung ano daw yung experience ko. How was my experience in desert safari? Syempre, of course, no. Sobrang ganda, sobrang saya, sobrang relaxing ang view doon sa desierto. So, may bala kayo mag-apply, guys. Huwag na magdalawang isip dito na sa Dubai. The best. So, pero sa desert safari, ano yung gusto mong mga destination na mapuntahan dito sa Dubai? Kasi ako, mahilig ako sa mga matataas na lugar. So, gusto kong pumunta sa mga bundok. Sa mga highest level park. Para narinig mo na ba yung Al Ain? Yung Al Ain siya yung pinakamataas na ano dito, yung bundok. Sa papunta doon, maraming mga ano, mga bato-bato ng mga daanan, ng mga parang walls siya. Saka napakataas niya, mga 2 hours yata yung biyahe. Abu Dhabi na ba yun? Piling ko Abu Dhabi. Hindi pa rin, Dubai pa rin. Lampas ng Then, ano yun? Pa, meron pa. Doon sa ano, Dubai Miracle Garden. Alam ko, sobrang ganda talaga doon. Tama? Pero magkano lang naman yung ano doon, bayad, mga nasa 60 dirham. Ate, maganda. Dubai Miracle Garden. Sobrang ganda doon, oo. Nakikita lang namin sa picture pero hindi pa namin na-experience na makapunta doon sa ano ngayon, yung flower... Dubai Miracle Garden. Ayan, saka kapusta naman yung experience mo ng taglamig yun kasi
ngayong November, December, January, like until February or March, medyo malamig pa, pero until March na lang? Parang ganun, pero soon may experience mo din yung hot weather. So napakaganda pag hot weather. Yung kakaligo pa lang, parang gusto mo nang maligo ulit. Parang ano? Parang ano? Ano, gusto ko yung winter dito, no? Hmm. Yung din ang sinasabi nila na pag summer daw dito sa Dubai, talagang sobrang init talaga daw. So, dito pa naman nai-experience, pero parang naiisip ko talaga kung gano'n siya kainit. Sobrang sakit daw sa balat. So ngayon, winter dito, ini-enjoy lang muna.